Welcome back to my channel. Yes, hi guys. It's me, Leia again. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Ayan guys, kararating ko lang galing trabaho at ito, busy na ako sa paglilinis. Ngayon, lilinisan ko yung rep ko kasi alam nyo naman, nagre-ready na akong pawing Pilipinas. So, napakarami ko pang pagkain guys. So, siguro, i-check ko na lang yung mga pwede kong itapon. Hindi naman siya pwede ibigay sa mga friends ko kasi pagkapihigan sila sa pagkain, nahiya naman akong magbigay ng tira-tira lang, diba? So, check ko na lang yung mga pwede yung ipamigay at saka yung itatapon ko na lang siguro. Tingnan ko guys kung ipamimigay ko or hindi kasi nakakahiya naman baka isipin nila hindi malinis, diba? So, lilinisan ko today yung fridge ko guys kasi kailangan kong lilisin yung fridge bago ako alis kasi sa tuwing summer namin guys, sa tuwing bakasyon namin, ini-inventory nila yung accommodation namin. Kina-check nila yung accommodation namin kung kompleto yung mga dito. Kina-check kung ano yung mga sira, kung ano yung mga dapat nilang ayusin. Ayan, yun ang maganda sa accommodation namin guys kasi talagang maganda yung maintenance nila. Every summer, kailangan nilang i-check kung okay yung accommodation. Yan, kung okay yung accommodation. Kung yung mga gamit appliances dito, gumagana. Hindi sira. Kaya, yun ang maganda dito, guys. So, naghuhugas muna ako ng ng mug ko. Tapos, lilinisan ko yung fridge. Gamit yung mga guys, kailangan itapon. Kasi ilang araw na lang, diba, alis na ako. Ilang araw na lang bakasyon na naman. Kaya yan, nag-prepare na naman yung kaibigan. Ayan. Ang init-init ng tubig guys kasi dito lang yung sa Middle East. Sobrang init. Kaya nga minsan pag bago ako matulog, inaantay ko talagang lalamig yung tubig kahit mga alas 8, alas 9 or mga 10 na ng gabi ka maliligo. Sobrang init pa rin yung tubig. Parang bagong kulo yung tubig, kaya pag naliligo ako parang sakit-sakit sa katawan. Yung iba, minsan naman masarap sa katawan, lalo na pagpagod ka. Kasi, masarap sa pakiramdam pag ganun eh. Pero ang init ka, sobrang init yung tubig dito, kaya pag naliligo ako, inaantay ko talagang siguro 10 or 11 ng gabi kasi mas malamig yung tubig. Dito nga yung sa may sink, kung saan ako naghugas ng pinggan, ang init-init. Kaya pag naghugas ako ng plato, namumula yung kamay ko guys dahil sa init ng tubig dito. Sobrang init talaga yung tubig dito kasi yung weather dito sa Middle East sobrang init. Lalo-lalo na yung summer, sobra guys. Hindi ka makahugas ng kamay mo kasi sobrang init yung tubig. Kaya ang ginagawa ko guys, pag may mga empty bottles ako, ang ginagawa ko, nire-refill ko talaga ng tubig dito galing sa tap kasi pag gusto kong maghugas ng kamay, ginagamit ko lang ito kasi mas malamig siya. Ayan. Ayan, sinesave ko talaga yung mga boteng empty na iniinuman ko. Yan. Nire-refill ko sa my tap water dito. At least, kung gusto kong maghilamos sometimes, kung gusto kong maghilamos or maghugas ng kamay, itong ginagamit ko, at least mas malamig, diba? Ayun. Ayaw ko namang gumamit ng timba kasi pampasigit lang yun. Kaya ginagamit ko yung mga bottle, nire-refill ko yan, tapos nilalagay ko lang sa gilid. Tapos anytime na gusto kong gamitin, andyan lang siya guys. Yun ang ko kaya. Kasi ang init-init talaga ng tubig. Ayan, so maglilinis muna ako ng fridge guys. Ang dami-dami kong linisin dito. Hindi naman ako masyadong nagkakakain. Kaya lang, kailangan kong linisin yung wrap bago kaalis. Kasi nakakahiya naman, di ba? Nakakahiya kung i-check nila yung accommodation. Tapos ang dumi-dumi ng ref. Hindi naman maganda para sa akin. Di ba? Kailangan kong linisin ng maayos. Kailangan kong iwan ng maayos tong accommodation. At least man lang presentable pag i-check nila. Kasi ang pangit naman, di ba? Ang pangit. So, minsan may mga bumibili ako ng Coke. Ito. Minsan nainom ako pero hindi ako mahilig sa soft drinks. Minsan lang guys pag pumunta yung kaibigan ko dito. Ayan. Bihira lang naman napunta yung kaibigan ko dito. Ayan, nainom. Pero mostly talaga guys hindi ako nainom ng soft drinks. More on water talaga ako. Kaya lang magsasave talaga ako dyan ng soft drinks para pag pumasyal sila dito meron akong
papainom, di ba? So, ayan. Meron din akong ano dito, guys. Ewan ko kung okay pa to. Namili ako ng ano, namili ako ng chocolate sa Carrefour. Kasi nagpunta ako ng isang araw. Ayan, ang dami nilang mga offer na chocolate dun, yung parang ano siya, buy one get one free. Kaya ang dami kong nabili. Yung hindi sa luloko ito nabili, yung plastic lang, ano, kasi magaling yung plastic. Pero sa luloko ito nabili, guys. Ay hindi, sa Carrefour ko ito binili yung mga sweet. Ang dami-daming sale of offer. Ayan, bumili ako ng Toblerone. Ito, bumili ako ng Toblerone. Ewan ko kung ilang piraso laman ng loob nito. Ah, ano pala? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bar pala yung laman nito, guys. Yung isang box na ganito, 6 bar pala yung laman nito. So, bumili ako ng, ilan ba yung nabili ko? Pampasalubong din to, guys. Nabili ko. So, bumili ako ng isa, dalawa. So, ayan, tatlo. Then, apat. Then, lima. Anim. Then, pito. Then, eight. And then, nine. Ayan, bumili ako ng ano, guys, ng 9 bucks na ganito kasi nakamura na ako dun. Parang yung offer nila na tawag nito, yung buy one get one free. Buy one get one free. Kaya yan siya. Oh, ang dami kong nabili. Ayan, guys, yung nabili ko Toblerone. Pampasalubong siya, di ba? Ayan. Ang sarap-sarap naman ito. Siguro tikman ko kaya ito. Ay, hindi lang kasi marami pa naman ang sarap. So, yan, guys, yung nabili ko. Anim na piraso yung nabili ko. Ah, hindi. Yan, anim. Siyam pala, guys. Baliktad yung 6.93. So, 9 pieces yung nabili kong Toblerone. Tapos, yung isang bag, 6 pieces. So, ang dami-dami nun, guys. Pag, ano, siguro mamigay ako yung, tanggalin ko na lang yung bags para at least man lang marami makahitikin ng sweet. Kasi mahal-mahal sa atin yung chocolate, di ba? So, yan. So, meron din akong mga ice cream. Itatapon ko na lang to. Hindi pa naman siya expired. Ano pa yung expiration nito? November pa naman siya mag-expire. Pero itatapon ko na lang siya. Itatapon ko na lang. Kasi nahihiya naman akong magbigay sa kaibigan ko. Ayan. Meron din akong mga cheese. Yan, itatapon ko na rin to. Hindi ko na lang siya pamigay. Cheese yan, guys. Tapos meron tag nito yun, tatapon ko na rin to. Medyo tumigas na rin. Binibili ko to, guys. Kaya na ako mahilig akong mamili, pero hindi ko naman siya kinakakain hanggang sa mag-expire. Expired na rin yata to. Ayan. Tatapon ko na rin to, guys. Tapos, itong ano, strawberry jam, hindi pa to mag-expire. Oo, 2020 pa yung expiration niya, guys. Almost full pa naman siya, kaya lang tatapon ko na rin. Ayan siya. Tapos ito, never ko pang itong nagamit, guys. November pa ito mag-expire. Kaya lang, ewan ko ba't nagtubig yata to. Nagtubig yata siya, oh. Tingnan nyo, nakikita nyo. Ewan ko kung ba't ganun. Eh, hindi ko pa naman ito nabuksan. Tapos matagal pa expiration ito. November pa naman. Ewan ko ba't parang, nakikita nyo yung parang nag-ano siya. Nagtubig. Ewan ko. Ba't ganun. Pitatapon ko na rin yan, guys. Tapos, meron din akong dates. Siguro itatapon ko na rin ito kasi walang galing naman kakain. So, itatapon ko na rin ito. Mahilig ako sa dates, guys. Lalo na rin kapag kumain ako ng, ano, yung kumain ako ng yung fried na food. Yung fried na food. Kahit ano. Kahit talaga ako ng ganito kasi masarap siya. Kahit lima or anim na piraso after food, yan, kinakain ko yung date. Pero itatapon ko na rin yan. Kasi, yung lemon ko, oh. Mahilig talaga ako yung bibili ako ng lemon, pero hindi ko siya, pag hindi ko ginagamit, lalagay ko lang sa basket na ganito. Tapos, inaantay ko siyang mag-change lang yung color. Kasi mabango yung amoy niya, parang pang-aroma sa kitchen, yan. Mabango siya, guys. Ginaganyan ko lang siya. Dinadry ko lang siyang ganun. Hindi ko naman siya masyadong ginagamit. Bibili ako ng marami, tapos yung iba hindi ko na nagagamit. Hanggang sa maging dry siya na ganyan. Eh, itatapon ko na rin to, guys. Inahayaan ko lang siya dyan na ano na matuyo kasi mabango siya, guys. Pag matuyo na, mabango siya. Kaya inahayaan ko lang siya dyan. Tapos, meron din akong mga, yan, cornflakes. Ayan, yung iba yata. And ewan ko kung meron pang laman. Oo, ito marami pang laman. Yan, so
siguro ang gawin ko na lang para half na lang naman yata to. Ito meron pang laman dito, guys. Tapos, ito meron pa. So, ang gawin ko na lang siguro, paghalu-haluin ko na lang lahat. Kasi ganun naman ako pag kumakain ako ng cornflakes, pinagahalo ko lang naman. Hindi yung isang flavor lang yung kinakain ko, pinagahalo ko talaga siya. So, ang gawin ko na lang, siguro, ihalo ko na rin kasi konti na rin lang naman yung laman ng dalawang ito. So, ihalo ko na lang sa doon para isang box na lang. This way, itapon ko na yung ibang box. Para wala nang kalat dito. Ayan. Ano to, guys? Yung chocolate flavor. Oo. Kasi pinaghahalo ko rin naman pag pinagain ko. So, paghaluin ko na lang para makasave ako ng space. At bawas linis na. Isang dami kong linis. Ano lang nito sa my bedroom ko. Punong-puno na yung mga bags dun na ano pang pasalong. Hindi pa ako nakaayos ng bag ko. Hindi pa ako nakapagin ang maleta ko. Kasi wala pa akong time. Lagi dito sa trabaho. Tapos pag-uwi ng bahay. Ayan. Late na akong nakakarating ng bahay. Almost magsisix na ako nakarating ng bahay, guys. Kasi meron kaming school service na bus. Meron kaming bus. Kaya lang, ako yung pinaka-last na i-drop kasi yung accommodation ko, yun yung pinaka-huli talaga, pinaka-malayo. So, ako yung, sa umaga, ako yung pinaka-unang ipipick up. Tapos, sa huli naman, after work, ako yung pinaka-last. So, ako yung una at saka last na ano, i-drop. Kaya pagdating ng hapon, pagod na pagod ako kasi nakakarating na ako dito ng mga magsi-six na. So, almost 1 hour ako sa loob ng bus na paikot-ikot. Kaya ganun. So, yan, tatapon ko na rin because kasi yun, pinaghalo ko na lahat doon. At least makamenos man tayo na lilinisin. Tapos, medyo malinis na rin yung sa may bandang kalan. Tapos, yung mga plato, ikikipo na lang siya doon sa ano, ng cabinet para hindi maalikabukan. So, yun guys. Wala na siguro. Naglalaba ako kaya naririnig niyo yung ano yung ingay doon kasi marami akong labahin so kailangan ko ring mag laundry bago ka alis para walang dirty clothes na nakalagay sa ano sa toilet pag wala ako kasi papasok sila dito tapos makikita nila na may maduming damit doon. Ayoko yung ganun. So kailangan malinis ang bahay bago ko siya iwan. Ayan, so yun lang guys. Ay, hindi ba i-share pala ako sa inyo guys? Ang saya-saya ko kasi today. Ayan, good news. Nag-sign na naman ako ng bagong kontrata. I'm so happy. Maraming salamat talaga kay God kasi another 1 year opportunity na naman ang ibinigay sa akin. Ayan, isang taon na naman ang igugugol ko sa aking trabaho. Ayan, thank you kay God. Really, maraming salamat talaga kay God. Guys, kasi yan, sabi nga na pag may tiyaga, ayan, may talaga nga anihin. So, yun lang guys. Share ko sa inyong araw na ito. Kailangan ko nang pumasok dun sa toilet kasi maglilinis pa ako dun. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Maglilinis lang ako dun. So, thank you so much again for watching guys. Simpleng video lang to. Simpleng video lang ang na-share ko sa inyo kasi maglilinis pa ako ng kasilya. Hindi ko na kayo dadalhin dun kasi ang init. Walang AC sa toilet eh. Dito lang sa may kusina may AC tsaka sa sitting room. Yun lang may AC tsaka sa bedroom. Pero sa toilet wala nang AC dun. So mainit dun guys. Hindi ko na kayo dadalhin dun. At saka maingay kasi nga yung ano yung machine. Naglalaba ko ang ingay-ingay dun. Ayan. So goodbye everyone. Thank you for watching again. And God bless everybody. So see you in my next video. Bye. Babush. Bye.